So hey, what's up mga kote? It's me, Ate Mariel, at welcome sa Codernos, where learning is the name of the game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na subscribe, like, and share button para may update ka sa aming mga videos. So samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Codernos, at ang bagong lesson natin for today is about how does weather affect your body. So dito, ang goal natin is ano-ano nga ba yung mga dapat nating malaman or mga dapat ba nating suotin, dapat ba nating iwasan kapag yung weather natin ay dumadating, syempre everyday. So kapag umuulan, ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung mga nararamdaman natin? And katulad din sa kunyari tag-araw, so ano ba yung mga nararamdaman natin tuwing mainit or maaraw? So ayun, before we start our lesson, so meron muna tayong trivia for today. Domino's Japan trained reindeer to deliver pizza. Back in 2016, Domino's Japan wanted reindeer to do a little more than just pull Santa's sleigh. They wanted the animals to deliver pizza to hungry customers. The company released a video of employees trying pizzas to the animals' backs and said customers would be able to track their pies via GPS. So, may napag-usapan na rin tayo about Japan. So, yung Japan, they are very famous about great inventions, robots, about machineries, about good service sa mga restaurants. So, very innovative ng country nila. And they tried to deliver their brand of pizza sa reindeer. So, ang reindeer, alam naman natin na ang reindeer ay kay Santa yun tuwing Christmas. Nagdadala sila ng regalo, lumilipad sila, ganyan, sa chimney. So, iniintay na si Santa sa may chimney. So, ganyan. So, but, in Japan, they want na maging unique and maging innovative when it comes to delivery. Hindi na lang tao yung magde-deliver, kundi pati na rin ang mga reindeer. So, don't worry kung about sa order, kasi nga meron ng GPS or parang meron ka track record about sa delivery mo kung dala na siya ng mga reindeers. So, yan ating trivia for today. So, dito na tayo sa ating lesson. How does weather affect your body? On hot summer days, you perspire more. So, when we say perspire, pinagpapawisan tayo. Water evaporates faster on these days. You need to drink more water on these days, about 8 to 10 glasses, so that your body will not lose so much water. Drink more often rather than forcing to take more than 2 glasses of water at a time. So the heat can cause headaches or even a heat stroke. Use sunblock when you go. So syempre pag mainit, pag summer, madalas talagang sumasakit yung ulo ko. And kapag lumalabas ako ng bahay, for example, umaalis ako. So, pag uwi ko, so sobrang init. So, pag uwi ko ng bahay, so after siguro 1 hour, sumasakit na talaga yung ulo ko. So, yun yung talagang pinaka adverse or bad effects ng super init na panahon. And ayan, so kapag summer days, mas pinagpapawisan tayo. Kasi nga, super init. It's very, kailangan magsuot ng mga loose na damit. So, ayan. So, you go, use sunblock when you go out so your skin can have protection from direct sunlight. So, yung mga UV rays na yan, nakaka-affect yan. It will lead to sunburn or some skin cancer. So, we need to use sunblock. So, it is fun to play in the rain. However, getting soaked for a longer period can cause upper respiratory illness. Make sure not to stay out too long and dry yourself immediately when you get caught in the rain. Take hot soup to warm your body. It's best to stay indoors on stormy days. Storms bring strong winds that may carry debris with it and hit you. So, nung mga bata pa tayo, or hanggang ngayon naman, it's very fun to play under the rain. So, sarap talaga magpaulan. Masarap maglaro. So, kami dati, naglalaro pa kami ng mga larong Pinoy habang umuulan. So, tumbang preso, ganyan. So, naghahanap kami ng
Alam niyo yung para siyang yung mga sa bahay, yung mga malalakas yung tulo ng tubig kapag umulan, pag medyo malakas-lakas yung ulan. So, humahanap kami ng ganon. So, kapag naman medyo malakas yung ulan, kumukulog, kumikitlat, so it's better to stay indoors kasi nga, delikado talaga na lumabas ng bahay kapag ganon yung scenario. So, kapag wag kang din masyado matagal kasi nga, nakaka-apekto din yan sa ating upper respiratory system. So, next. There are seasons when the weather changes abruptly. It may be very hot in the mornings and suddenly rain in the afternoons. Or it may be very warm the previous day and cold to the next. The sudden changes also cause a lot of children and adults to get sick. The natural rule is when you are cold, cover up. When you are hot, lighten down. So, meron talagang times na sala sa init, sala sa lamig yung weather. And mamaya, araw, mamaya-maya, biglang kukulimlim, tapos uulan, tapos mamaya, mainit, mamaya-maya, lumalamig na. Kunyari, pag umaga, nung mga Christmas time, yung mamaya-maya, init-init, tapos mamaya-maya, ang lamig na ng paggabi. So, the rule is, when you are cold, cover up. When you are hot, lighten down. So, yan ang ating lesson for today. So, thank you. Have a great day and God bless. So, click the thumbs up button if you like this video and leave a comment down below if you have suggestions, clarifications, and suggestions to our future videos. So, thank you. Have a great day and God bless. See you in my next video. Bye-bye.